Okay, good morning po. At gusto lang nating alamin yung mga joint operation ng action line ano sa pangunguna mo. At syempre kasama na rin yung pag didemolish nyo doon sa Santulan ano. Gusto kong tuloy-tuloy yung interview ko sa iyo. At magandang umaga sa lahat po na nanonood at nakikinig sa programang WOW Action Balita sa radio at dyaryo, no? Live po tayo, dito po tayo sa opisina ni Action Man, ano? Si Bong Dormal De Leon. Magandang umaga, Bong. Magandang umaga po, kaibigang Ed. Salamat sa pagpapaunlak ano, dito sa iyong programa, WOW Action Balita sa radio at ang nais ko lamang ipapatid ano, sa lahat po, no, lalo-lalo dito sa lungsod ng Pasig, na ang Pasig City Government po ay seryoso, no, na iayos ang kalungsuran. Gusto lamang sana namin ipaalam sa inyo na hindi naman po namin pinaperwisyo yung mga pasigay nyo. Gusto lamang po namin sanang gawin ay matuto po tayo na mag-ayos ng ating kakalsadahan. Yung mga naka-obstruct po sa mga bangketa, mga naka-encroachment po, huwag na nating hintayin pa na dumating ang ating operatiba, no, yung clearing operation team. Kasama po ang joint operation minsan ng ating MAMADA o ng MMDA. No, talaga pong aalisin natin lahat yan. Kung mapapansin nyo, itong mga nakaraang linggo ay halos 10 o 12 barangay ang inikot ng Task Force Clearing Operation kasama ang MMDA upang masiguro na ligtas ang ating mga kalsada, pedestrian, tawiran, lalo-lalo na na mabuksan po, ma-open yung lahat ng public roads na isinara. No? Yung iba, dinadahilan ay pandemic. So, kinakailangan nila mag-secure ng kanilang mga health protocols na hindi makapasok o maging daanan yung kanilang lugar, no, para maiwasan yung mga paglaganap nitong mga sakit. Pero siguro naman ngayon ay nandun na tayo sa punto na nakakabalik na po sa normal na sitwasyon ng ating lungsod. So nakikiusap po kami sa mga nagsasara ng kalsada, yung mga public roads po, they must be open po all times. Hindi po po pwede yung nasinasaraduhan. So kaya ngayon ho, hindi lamang po umaga o hapon o tanghali ang operation ng Task Force Clearing Operation at ng ating MMDA, kundi magkakaroon din tayo ng night inspection, lalong-lalo na sa pagdating ng hapon. No, makikita mo yung parte ng mga papunta ng palengke, yan dito sa may mga Ortigas Extension, yung mga busy road ng ating lungsod ay ginagawang tindahan, ginagawang parking ng mga sasakyan na hindi dapat. Na nagkokus po na imbis na yung ating mga commuter ay makauwi ng tama sa oras, no, nadidelay pa po ng dahil dyan sa traffic nga po, sa mga obstruction sa bangketa at kalsada. So ang amin hong pakiusap at babala na rin po sa mga violators, ulitin ko, seryoso po, no, katuwangan TPMO, yung Traffic Parking and Management Office, at ang buong team ng ating Peace and Order Department, no, sa pangunguna ng aming jefe si Colonel Rigo De Dios. No, talagang pati po ang Bantay Pasig Division at ang PSD o yung Pasig Security Division ay katuwang po namin sa paglilinis ng mga kalsada at bangketa, maging ang lahat po ng opisina o building ng pamahalaang lungsod o mga gobyernong building ay hindi rin po dapat ginagamit o tinatambayan lamang. Ha? So kinakailangan po lahat po ito, yung bangketa, kalsada, pedestrian at lahat ng public roads ay open po sa public na maayos yung nadadaanan, yung wala hong obstruction. Kaya muli ang aming pakiusap, no, kung salamat ako kay kasamang Ed at tayo hindi nakakalimutan, ay sana ay maging daan ang inyong programa na maipabatid po namin sa ating mga kasamahan, no, sa ating mga kapwa Pasigenyo, no, yung mga batang Pasig, pakiusap po, pakialis po, sumunod po tayo, buksan po natin ng maayos ang mga bangketa, ang ating mga kalsada, wala hong nakaharang o walang naka-obstruct sa public roads para in case ng emergency po, madali po yung responde ng ating mga emergency vehicle kasama ng Ed. Okay. At Bong, yung dito sa tatayong Blessed Bayon, doon sa may Santulan na clearing yun noong nakaraan,
kumusta? Actually, yung tungkol naman doon sa atin, sa Barangay Santola, no, yung government-owned property ng city government of property natin. Ano? Actually, kinausap na namin makailang beses yung may-ari o yung nag-claim na siya, yung talagang tunay na may-ari. So, sinabi namin na may possession na, may possession paper na ang city. At tayo po ay meron na talagang nakaabang na proyekto ng pabahay para doon sa lugar. Pero yung tungkol sa pabahay, kasama ngayon, hindi ko masasagot sa'yo sapagkat ang dapat na sumagot nito yung ating puso o yung Pasig Urban Settlement Office. Pero as far as the city government is concerned, yung ating pong opisina, ang Action Line Division ay naatasan lamang, no, na i-clear, no? Lilinawin ko lang po ha, baka kasi isipin ng mga nanonood, yung ating mga netizen, ng ibang Pasigueño, na ginigiba namin yung mga bahay na iyon at hindi namin binibigyan ng mga assistance o yung ating tinatawag na mga pabahay. O yung uulitin ko po ha, ito pong tinanggal namin tatlong istruktura na ina-allege po, na inaangkin po, nang nangangalang si yung nag-umaangkin ng lupa na yon, eh hindi po iyon bahay. Okay? Ayun ho, nung November-December po, ay inabisuhan na namin nyo na magbabakod kami ngayong taon na to, 2023, sapagkat meron na pong nakaabang, no, na proyekto at magsusukat na po ang contractor doon kung sino man yung mananalo sa bidding para sa gagawing two-story na at dalawang building na pabahay po para sa mga Pasigueño, no, ng mga nasa danger zone. No, mas maraming Pasigueño ang makikinabang, pero uulitin ko, sila po ay mga new structure, nagtatayo pa lamang, no, ginagamit po nila yung sinasabi nila na batas at palupa, pero hindi po sila applicable doon sapagkat sila po ay mga bagong istruktura lamang at pinigilan lamang po ng ating pamahalaang lungsod sa pamamagitan ng aming opisina na hindi makapagtayo at magiging problema pa ng pamahalaang lungsod pagka sila po ay nakapagtayo na doon, maaantala po yung ating proyekto. Bali, sila nag-i-squat. Opo, oo, sila Mr. Omanya, yun ang pangalan ng tao na inaalis niya. Sabi ko sa kanya, kung talagang kayo po ay naniniwala na yung lupang yan ay pag-aari daw niya, no, allegedly, so mag-file po siya sa court. Yes. No, nasa nabihan po siya, mag-file ka sa court, pwede mo pong kunin yan, pero hindi para tayo ay mag-away. So, kasi unang-una, magkakilala naman kami niyan, ilang taon na kaming nag-uusap niyan, almost 3 years kahit. No, sinabi ko sa kanya, may proyekto na diyan, habang maaga, alisin na niya at huwag siya maglagay ng kahit anong tambak niya. Eh, imbis na sumunod, ay nitong Enero lamang, nitong pagpasok ng taon na to, o nung December, nagtayo siya ng tatlong iba't ibang klaseng istruktura. No, ang ginawa natin, inalis natin kaagad 'yon. Kinumpiska natin yung mga kahoy, yung mga bubong, kasi pag umaalis kami kasama ng gate, itinatayo ulit. Ayun. So, ngayon ang gagawin namin, naka-schedule kami siguro sa Miyerkules, ikaw ay aking iimbitahan kung makakasama ka sa amin. Babakura na natin itong buong ating lupa ng gobyerno ng lungsod ng Pasig na gagawin nating pabahay area. So, mababakuran na natin at lalagyan na po natin dito ng signage na government property po. Opo, at maglalagay po tayo ng mga dalawa o tatlo na security na siyang mangangalaga ng pag-aari ng gobyerno. Totoo ba, Bong, na pinauupahan pa rin niya sa mga nagpa-parking ng mga sasakyan? Actually, nung una, puro sumbong lamang. Kaya nga, sabi ko, allegedly pa, no? Hindi tayo. Kaya lang, nung ako po ay pumunta doon nung nakaraan linggo, mismo yung dalawang tao ay lumapit sa akin. Nagpatunay. At nagpatunay, oh, kasama ng Ed, na ito daw si Ginoong Umanya, no, ay naningil pa nung isang araw lang ng 1 month advance, 1 month deposit para sa parking, no? Pero ito, sa kabila ng ganitong mga nalaman ng gobyerno, nalaman natin na ganito, wala tayong ginawa, pinagbigyan lang natin siya na siya ay magboluntaryo umalis na sapagkat siguro naman napakinabangan nila ng matagal yung lupang gobyerno. Gaano katagal siya ron? Eh, ang sinasabi daw po niya, allegedly, mahigit 20 o 30 taon siya doon. Grabe, no? Kaya nga nakikiusap kami ngayon kung talagang kailangan at gusto niyang ipakita na sinasabi niya na ito ay lupa nila o pag-aari ng kanyang pamilya. No, humingi siya ng tulong sa legal na paraan sa korte. Kasi kami ang nasa posisyon, ang gusto niya, kami ang mag-file ng demanda. So hindi pwedeng ganon. Siya po ang magpakita ng prueba sa korte. At kung sakaling mai-issuehan kami ng temporary restraining order sa pabor sa kanya, wala akong problema. Kikilos, hindi kikilos ang ating pamahalaan niya. Pero kung ganito lamang po na mag-iingay lamang siya
at siya ay mga kasi sinasabi niya hinaharas siya. Mm. Hindi po. Hindi para mangharas ang ating pamahalang lungsod, ang gobyerno. Hindi po natin para agawin sa talagang may-ari ang kung sino man ang may lupa. Sapagkat ang layunin ng gobyerno, ibigay nga yung lupa sa tao. Matigil natin yung mga pagdami, yung pagdami yung mga ng mga informal settler dito sa mga danger zone katulad ng mga waterways, sa mga ilog, sa mga creek dito, ibibigay natin diyan kasamang aid. Sapagkat yun ang layunin natin, hindi lang basta bigyan, 'di ba? Yun ang sinasabi ni Mayor Vico lagi. Hindi lang basta bibigyan ng relokasyon kung hindi bibigyan sila ng maayos na relokasyon. Kumpleto ang pasilidad at meron silang mga basic needs na nandoon na po sa area. So yun lamang naman po. Kaya sana kung meron man hong mga reklamo tungkol dyan sa mga ganyan, iparating nyo po sa aming opisina. Hindi lamang, diba? Opo, hindi lamang po sa dito sa Barangay Santola. Kung may nakikita pa po kayo mga bagong nagtatayo sa mga danger zone, kung meron kayo nakikita nagtatayo sa mga bangketa o kalsada, nag-e-encroach, itawag lamang po sa action line. O kaya ay sulat lang nila, meron tayo dyan sa Ugnayan, meron nyo tayo dyan sa command center. Itetext lang po yan. Pupuntahan mo agad natin yan upang mapigilan yung mga sakuna na pwedeng mangyari. No? Just in case na magkaroon ng bagyo o lindol, nandiyan sila sa mga danger zone. Ang gobyerno na naman ang sisisihin. So sabi ko nga sa kanila, dun sa mga nandyan po, ayan, nakaready na po. Ha, ginagawa na po ng pamahalang lungsod ng Pasig ang lahat ng paraan para masiguro po. At pipilitin mo namin na maging zero informal settler ito, itong aming mahal na lungsod, no? Kaya nga ang lagi mo namin sinasabi, kung hindi naman totally ma-eradicate ito, at least ma-minimize. If not totally eradicate, ma-minimize lang, o hindi yung talagang ganun kadami katulad sa ibang lungsod, kasamang eh, na talagang nasa gitna na ng tubig, nasa mga ibabaw ng estero at creek, na pwedeng maging sakuna, lalong-lalong na sa mga bata. So sana po ang aming pamahalang lungsod ay lumalapit po sa ating mga kababayang Pasigueño, no? Na sana po ay maintindihan niyo yung ginagawa ng gobyerno ngayon dito, no? Kaya nga sabi ko, seryoso po kami sa mga clearing operation, seryoso po kami sa mga demolition at removal po ng mga obstruction po sa waterways, at makakaasa po kayo ng isang tapat at tunay na serbisyo, at lalagyan muna namin ng maayos na relokasyon itong mga tatanggalin natin dito sa mga waterways na to, sa mga danger zone. At ang hinihingi lang namin, makiisa po tayo, sumuporta po sa proyekto ng pamahalang lungsod. Okay. Thank you, Pam. Maraming salamat kasama kayo at nabigyan mo kami ng pangakataon. Thank you very much po. Mula po sa pamahalang lungsod ng Pasig, maraming salamat po sa inyong oras at nakinig po sa aming inilalapit para sa inyo. Okay. Maraming salamat, Bong. At yan po ang ating OIC ng Action Line, na si Bong Durumal de Leon. Thank you at mabuhay ka.